Gilas Pilipinas nakatanggap ng imbitasyon mula sa mga European powerhouse team para sa OQT build-up. Lithuania, Czech Republic at ang koponan na kinabibilangan ni Luka Doncic na Slovenia at Justin Brownlee sa Japan B-League. Excellent ang naging rate ng mga Gilas fans sa performance na ipinamalas ng Gilas sa kanilang dalawang laro this first FIBA window. Malamang marami ang magkukomentong mga haters dyan na kesyo mahina ang kalaban, walang imports at etc. Well, yes, totoo naman yon, pero hindi naman kasi yon ang punto ng window na ito para sa ating national team. Hindi sa minamalit natin ang Hong Kong at Taipei, pero ang main point ng Gilas dito ay nagmula mismo kay coach team ay ang pag-build up ng chemistry at place para sa ating bagong Gilas kung tawagin na magiging programa natin sa loob ng 4 na taon. Kung kaya't ang dalawang naging laro natin ng mga ito this first FIBA window ay sukatan ng mga bagay na dapat ay saayos pa ng kupunan sa hinaharap. Kaya't sure ball na ang panalo. Ang sabi nga ni coach team na kapag natalo sila sa 5 dalawang kupunan ng mga ito ay hindi sila dapat sa posisyon nila kung saan sila ngayon. Kaya sana'y malinaw yan para sa mga bashers ng ating national team. Pero ito at tila naging matagumpay naman ang parehong bagay na yon para sa ating pambansang kupunan. Kung sana'y nakita ang limit ng chemistry ng laro ng lahat ng players at nakuha pa natin ng 2 panalo. Magandang umpisa ito para sa rebuilding process ng ating pambansang kupunan. Pero nag-uumpisa pa lang na magpakitang Gilas ang Gilas ay may mga nagkaka-interest na mga malalakas na kupunan upang makipagtulungan sa parating na FIBA OQT. Ayon kay coach team ay marami nga daw mga European teams ang nag-reach out sa ating national team para sa Olympic qualifying tournament build-up. Ilan sa mga kupunan ito ay ang national team ng Lithuania, Czech Republic at ang kupunan na kinabibilangan ng NBA superstar na si Luka Doncic na Slovenia. Tila nakita ang magandang nilaro ng Gilas ng mga European powerhouse team na mga ito mula sa Asian Games hanggang dito sa first FIBA window. Magandang opportunity ito para sa Gilas na maka-adapt ng mga magagandang taktika mula sa mga malalakas na kupunan sa mundo, lalo na sa mga European teams. Samantala, matapos ang first FIBA window stint ay magpapahinga muli si Justin Noypi dahil nga sa July pa ang resume ng duty nito sa ating national team at sa All-Filipino Conference naman ng PBA. Kaya upang di mabakante dahil importante nga sa ngayon kay Brownlee na makalaro ng madalas para manumbalik ang kondisyon nito sa game, ay tatanggap muna ng mga offers ang kampo nito mula sa ibang mga liga overseas. At syempre ang kailangan na liga ni Brownlee ay yung liga na makikipag-cooperate sa FIBA Asia at sa Gilas, nang sa gayon ay maging available ito sa lahat ng kompetisyon ng ating pambansang kupunan. At ang best option dito ay ang B-League ng Japan. Yes, kilala natin ang B-League ng Japan sa pagiging supportive nito sa ating mga Pinoy. At ang good thing pa dito ay halos doon na rin naglalaro ang ating mga Gilas squad. Posibleng magkaroon ng Pinoy teammate si Brownlee sa B-League dahil lalaro nga ito bilang international import. Kaya wala nang ibang best option kay Brownlee kundi ang Japan B-League.